Imbis na makatulong sa pamilya, trauma ang inabot ng 45 anyos sa Simela. Hindi niya tunay na pangalan nang minsang mangutang ito noong Enero sa isang money lending app. Naikalap na padala ko na sa pamilya ko kung ano nung threat nang ginawa nila sa akin. Pati sa mga kasamaan ko, nagsipag bigay sila ng message. Pag hindi nagbayad si ganito, papapatay namin yung pamilya niya, ganun ko na, ganun-ganun. Maraming sinasabi sila. Naging mabilis at maayos ang pagproseso ng pag-utang, pero 1,500 pesos lang ang ipinahiram sa kanya mula sa 3,000 pesos na hihiramin sana nito. Nang hindi siya makabayad sa itinakdang due date, pamamahiya at pananakot ang inabot nito. Kinarating ako ng employer ko, tapos mga time na yon walang sweldo. Kailangan ko ng pera para maibigay ko sa pamilya ko. That time. At first time kong umiram, nagbigay agad sila. Apart po ng member ng cellphone niya, relatives, friends, bakit nakakansip na harassment din. Kasi na, nasa system na yung may feel out po kasi yung nagloloan dito. Ang mga katulad ni Mela na biktima ng online scams ang naisutukan ngayon ng Regional Law Enforcement Coordinating Committee. Binubuo ito ng DTI, CIDG, NBI, PNP, NTC, DOJ, Bangko Sentral ng Pilipinas, DICT at ng Security and Exchange Commission. Layo nitong maprotektahan ang mga tao na maaaring mabiktima ng samot-saring online scams. Yun po yung ini-investigate natin. And very common ang online lending apps, yung mga nararanasan na harassment or mga iba-ibang modus na nag-hybrid modus na nga ang tawag natin na galing sa mga stakeholders natin inquiring on whether legitimate ito, whether they have a secondary license, etc. Sa tala ng Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera, nasa 110 na ang natanggap nilang kaso ng online scams ngayong taon. Mas mataas ito kumpara sa 65 kasong naitala noong nakaraang taon sa kaparehong buwan. Nanguna sa bilang na ito ang tasking scam na pumalo sa higit na 20 kaso na sinundan ng online selling scam na may 19 na kaso at loan scam na may 18 kaso. Kaya lang po ang proseso hindi po doon kadali. Kasi aalamin pa natin kung sino yung lending corporation na pinag-loan mo. Hanapin pa natin. Then, kung karamihan po kasi dito sa nag-loan na to, kung minsan, instead sila nag-loan, sila ang nagpapaloan kay scammer. Sila ang nagbibigay pa rin ng pera sa kanila. Pinag-aaralan ng SEC kung ang offer ba na ito will benefit the public na sinusolicit natin nila yung investments and ano yung mga offers, ano yung company portfolio would also come into consideration. Nagpaalala naman ang task force sa publiko na maging mapanuri sa mga nakikitang alok online. Jose Robert Invento para sa Luzon Headline.